Hello! What's up again mga idol? Panibagong video na naman po ang ibabahagi ko sa inyo. At sa video ito mga idol ay aking pong ituturo sa inyo ang mga tamang technique sa paglusong upang sa ganon maiwasan natin ang mga aksidenteng pwedeng mangyari. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Let's go! So ayan po mga idol, tulad po ng sinabi ko kanina, sa video ito ay akin pong ituturo sa inyo kung ano ba yung mga tamang technique sa paglusong upang sa ganon maiwasan po natin ang mga aksidenteng pwedeng mangyari. Pero bago ako magsimula idol, kung ngayon ka lang napapad sa aking munting channel at mahilig ka sa mga cycling vlog ay mag-subscribe ka na at pakipindot na rin yung notification bell upang sa ganon lagi kang updated sa mga latest video na aking i-upload. At pakilakinsin mo na rin ang video ito upang sa ganon marami pa tayong matulungan na kaposiklista, lalong-lalo na yung mga newbie baguhan. At mag-iwan ka na rin ng mga magagandang komento. At dahil dyan idol, ay taas puso akong nagpapasalamat sa iyo. So ito na po mga idol, yung kauna-unahan na dapat nating gawin. Dapat, lagi po natin i-check yung mga brakes natin. Mapa-hydraulic brakes man yan o mapa-rim brakes man yan. Ito naman po mga idol, yung pangalawang dapat nating gawin. Dapat, lagi rin natin i-check yung mga brake cables natin. At ganun din yung mga brake pads natin. Kung ito ba ay okay pa o hindi na. So ito naman po mga idol, yung pangatlo at huling dapat nating gawin. Dapat parehas po yung lakas ng preno natin sa may harap saka sa may likod. Dapat pantay po yan mga idol. So ngayon maraming tanong ay bakit? Ganito kasi yan mga idol. Halimbawa, kung mas malakas po yung preno natin sa may harap at nagkamali po tayo sa pagpisil, mas napisil po natin sa may harap, ay malaki po yung posibilidad na tayo ay tumambling. Oh, no. Kung mas malakas naman po sa likod mga idol, at nagkamali tayo sa pagpisil, mas napisil po natin sa may likod, lalo na sa mga daan kurbada, ay malaki po yung tsansa na tayo ay mag-i-slide. Ayun po magiging sanhi na tayo ay sisimplang. Kaya dapat mga idol, parehas po yung lakas ng preno natin sa may harap saka sa may likod. Cycling tips po mga idol sa mga daan palusong. Minsan kasi mga idol ay napapansin ko ito sa mga iba nating kaposiklista. Pag sa mga daan palusong ay talagang pinapakawalan nila yung preno nila. At pag malapit na sa todo kurbada, saka sila nagpo-pull brake. At may slide po yung mga bike nila mga idol. Ay nako, napakadelikado po yung mga ganun idol. Kaya huwag nyo pong gayain yung ganun style o moves. Dapat mga idol, pag malapit na kayo sa kurbada ay mag-minor na po kayo saka mag-alalay po kayo ng preno upang sa ganon madalay nyo pong kunin yung kurbada. Siya nga pala mga idol, may dalawang video po akong ibabahagi sa inyo. At ang video ito mga idol ay video po ni Simon Bomb sa Kanipol. May mga wrong mystic moves kasi silang nagagawa sa mga daan palusong. Kaya Simon Bomb sa Kapol, pasensya na kayo mga idol, kailangan ko kayong i-correct sa mga wrong mystic moves nyo sa mga daan palusong upang sa ganon ay maiwasan na rin yung aksidenteng pwedeng mangyari. Kaya panoorin nyo mga idol at aking pong i-correct yung mga pagkakamali nila sa mga daan palusong. So ito na po mga idol, yung wrong mystic moves po ni Simon Bone sa may daan palusong. Pansinin nyo po mga idol yung kaliwang paa niya. Pag lumiliko po siya sa may kaliwa, ay nakababa rin po yung kaliwang paa niya. Ay nako, napakadelikado po yung ganyan mga idol. Kasi pag sumayad po yung pedal natin, lalo na pag nakaklits tayo, ay malaki po talaga yung tsansang sisimplang tayo. Oh no! Kaya dapat mga idol, pag sa mga daan palusong, pag liliko tayo sa may kaliwa, dapat ay nakataas din yung paa natin sa kaliwa.
At pagliliko naman tayo sa may kanan, dapat ay nakataas din yung paa natin sa may kanan upang sa ganun hindi po sumayo yung pedal natin at maiwasan po ang aksidente pwedeng mangyari. Ito naman po mga idol, yung room mystic moods po ni Paul. Pansinin niyo po mga idol yung dalawang paa niya, madalas po nagpapantay. At pag ganyan po mga idol sa mga kurbada, ay mahirapan po natin kunin yung kurbada. At hindi po tayo magiging komportable kung ganyan ang posisyon natin mga idol. Kasi yung force ng katawan natin ay medyo pakontra. Kaya delikado rin yan at may tsansa rin na tayo ay sisimplang. Oh no! So ayan po mga idol, natunghayan nyo po yung dalawang video nila Simon Bones sa kani Paul, yung mga room mystics moves po nila sa Medan Palusong. Kaya ngayon mga idol ay magbabagi po ako sa inyo ng video na kung saan dito nyo matutunghayan yung mga tamang techniques o tamang moves sa Medan Palusong. Kaya panoorin nyo mga idol. Thank you.
hanggang dyan na lang po mga idol. Marami pong salamat sa inyong tiyagang nanood sa upload video kong ito. At sana ay manatutunan kayo kahit papaano. At sana, lagi tayong mag-iingat sa lahat ng mga rides natin. Laging magsuot ng helmet at laging i-condition ang mga bisikleta natin. At higit sa lahat, huwag na huwag natin kakalimutan ang laging magdasal sa ating Panginoon. Kaya hanggang sa muli mga idol, ito ulit ang inyong kaibigan, Pinoy Gwapo TV, na palaging nagsasabing, God bless po sa ating lahat.